Gabi na nga ako, yung napadaan ako sa party niya eh. Eh, nag-uwian na nga tayong mga bisita nun. Ayun, lumingkis siya sa akin. Wala rin siya masasabayan pa ko eh, na ayaw pa rin niya umuwi. Tapos bigla ako yung nalikan. Sa leeg. Eh, sir, lalaki ko ako eh. Kahit sino naman nasa posisyon ko, matatarang. Nakita niya naman ako yung tsura niya, di ba? Dani, hindi totoo yan. Kahit kailan hindi ko siya nailandi. Romina! Huwag ko naman gawin sa akin to. Alam naman natin pareho yung totoo eh. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo sinabi sa pulisa? Eh, nagsisigaw ka na ng rape eh. Iniipit mo ako. Wala akong laban. Alam mo, Romina, naiintindihan ko kung nagsisisi ka sa nangyari sa atin. Pero huwag mo naman guloyin yung buhay ko ng ganito. Hindi kita ginahasa at alam natin pareho yun. Hindi ako papayag. Iurakan mo ulit ang pagkatao ko. Na. Lalaban ako sa katotohanan na sinasabi mo! Gusto ko lang maging ama sa anak ko. Gusto ko lang siya makasama kaya ako nagpasya sa Maxwell. Pero kahit kailan, hindi ko gusto manggulo. Ama, ha? Tama na. Sobra-sobra na. Ayok ka! Ayok ka! Ayok ka! Wala tayong mapapala pag hindi mo inangkin anak mo si Maxi. Sa kanya nakadikit ang pera. Alvin, ang kailangan natin palabasin, hindi mo talaga kinaasa si Alvin. Sabi mo nagkagustuhan kayo. Sabihin nyo, gusto nyo pareho. Nilalandi ka niya, dati pa. Paano yun? Walang maniniwala, kuya. Labanan lang ng salita yan. Tiwala ka sa akin, lalabas ka rin ka. Hindi pa paiksitan niya sa plano mo, kuya. Pwede mo kung sasabihin yung totoo. Basta importante, kailangan hawakan natin siya sa leeg. It's okay, it's done. Okay? Okay? Just be calm. It's your word against him and nobody will believe him. Okay? It's over. Okay? It's done. Neil. Umuwi na kayo, kuya. Ano nangyari po dito sa bahay? Anong nangyari? Sir, na-check na po namin. Wala pong AVL company na nag-exist. Isa lang ang posibleng pwedeng gumawa nito. Kamidnap sa anak ko. Sabo ko. Papadalaw agad namin ang mga ito sa crime lab para mapatingnan. Mahal bang ipalam nyo kagad sa akin kung man malalaman nyo sa kamo na yan? Yes, Mr. Mandela. Delikado na ito, Mr. Mondragon. May pagbabanda na sa buhay niyo. Alam ko. Daddy, sa tingin mo magugustuhan ito ni Mami? Oo naman. Lalo na pag nalaman niya na tinulungan mo sa pagluluto. Excited na ako ibigay sa kanya. Oh! Mommy! Okay. Okay ka lang ba? Yeah. I'm exhausted. Dami ko kasi ginawa sa opisina. What's this? Iniisipan kasi namin ni Marga na ipagluto ka. Dadala ka sa namin sa opisina mo, kaso dumating ka na eh. Thank you. Mommy, parati mo ginagawa yan para sa amin. Well, recently. Kaya, hindi mo na kailangan mag-thank you. But still, appreciate ko pa din.
Sige na, mag-busy ka na muna, tapos tatawagin ka na lang namin kapag handa na kumain. Nasaan si Marga? We're all here at home. Why? May natanggap na akong threat. Kaya mag-iingat kayo. Magpapadala ako ng additional security dyan. Pa, bakit mag-isa kayong umiinom? Huwag kang magtatangka. Grabe! Ang harsh niyo sa akin. Hindi ako umiinom, no? Bakit hindi niyo po ayain si Tito Alvin kaysa mag-isa kayo dyan? Nakakulong ang Tito Alvin mo. Ano? Saan? Paano pa? Halika, puntahan natin siya! Kalma ka lang. Awa ko ang sitwasyon. Upo ka dyan. Paano pa? Walang mangyayaring masama sa Tito Alvin mo. Pero kailangan ko tulong mo. Maasahan ko ba? Anak, huwag kang mag-alala. May mga pulis na magbabantay dito. I'm so sorry kanina. Wala ako dito. Dapat nandito ako para protektahan ka. Mama, ayos lang po ako. Nagkulat lang po talaga ako kanina. Anak, I'm so sorry. I'm so sorry. Dapat nandito ako para sa'yo. Mama, huwag ka po mag-alala. Ayos lang ako. Yung inaayos nga po pala, okay na rin po ba? Pa? Nahuli ng mga pulis si... si Andre. Kaya kami natagal at kanina kasi kinukunan kami ng statement sa presinto. Ibig niyo pong sabihin, siya yung may kasalanan ng lahat na nangyari sa inyo? Sa mga binig tatay ko? Si Cassie na tulungan si Tito Alvin lumaya? Ganun na nga. Teka lang pa, naguguluhan ako. Bakit si Cassie ang kakausapin ko? Siya ba ang nagpakulong kay Tito Alvin? Hindi, yung mami niya. Bakit po? Alam na ni Cassie na hindi niya tatay yung tatay-tatayan niya. Yun naman nanay, pinalalabas, ginahasa siya ng Tito Alvin mo. Kaya pinagbunti si Cassie. Ano? Hala! Grabe naman yun! Kaya nga, anak eh. Kuwawa naman ang Tito Alvin mo. Nakulong na sa dati dahil sa kasalanan hindi niya naman ginawa. Ngayon, mauulit na naman. Alam mo naman, anak, dalawa na lang kami ng Tito Alvin mo. Hindi ko siya pwedeng pabayaran. Sige na pa. Kakausapin ko si Cassie. Pero paano yun? Baka alam niya na ang totoo. Anong totoo? Na nagsinungaling ako sa kanya. Na hindi ako tunay na anak ni Tito Alvin. Anak, dali lang naman yun. Wala naman silang paraan para malaman ang totoo. Paano yun? Dali lang yun, anak. I-convincein mo si Cassie, kapatid mo siya. Pa, yung totoo. Pinamimigay niyo na ba ako? Ikaw naman, tampo ka kaagad. Tanong mo ba, pagbibigay ko yung bibigay ko? Ikaw naman, oh. Sige na. Nakakaawa naman Tito Alvin mo. Kunwari lang naman. Gawin mo na lang ito para sa Tito Alvin mo. Siyempre, gawin mo na ito para sa akin.
ayusin mo na yung bahay na titira namin doon, ha? Kung anong bahala. Pare, okay na yun. Inaayos na ng ahente. By the time dumating kayo doon, ayos na lahat ng mga papers mo. Ay yung school na nililipatan ni Cassie? September pa naman yung first term nila, pare. So, wala naman kayo magiging problema. Okay, well, that's good. You mentioned something about trust, pare. Ano, itutuloy mo ba yan? Yeah, ihanda mo na yan. Para kay Cassie at kay Marga. Medyo delikado ngayon dahil itong death threat na ito, ako na mismo pinupuntira nila. I just have to be prepared. Pare, inaayos naman ng mga pulisya na iniimbestigahan ang lahat na nangyari. So... Na-confirm ng mga pulis na hindi nag-exist yung address na ginamit rin sa box. We're dealing with someone na who knows what he's doing. Mabuti nag-iingat tayo and mabuti yung prepared tayo. Hey! Narinig ko kay Dad. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Sabay-sabay na lang nangyayaring lahat. Tapos yung tao pinagkakasiwalaan. She's going to be okay. Ang stupid ko to, Pe. Nagpaloko ako sa kanya. Kaya niya pala ako tinalapit kasi siya yung gumawa ng kay Mama. Kasi, huwag mong sisihin yung sarili mo. It's not a mistake to trust people. Minsan lang talaga, maling tao lang ang pagbibigyan natin nun. It's not your fault. Kasalanan yun ng taong pinagkakatiwalaan mo. Sasamahan ko kayo? Huwag na. Kaya ko na to. Saka susunduin mo si Marga, hindi ba? Baka maganda yun. Tay. Saka... ayaw kong madamay ka sa galit ni Romina. Wala ka namang kinalaman dito eh. Malaking posibilidad na hindi ako mapapatawad ni Romina kahit kailan sa ginawa ko. Pero pipilitin kong itama ang lahat, Carlos. Alam ko, simula pa lang itong paghingi ko ng tawad kay Romina. Ah. Anak, kanina ka pa dyan, ah. Anong ginagawa mo? Saan ka ba pupunta? Sa Maxwell po. Sabi niyo pupuntahan ko si Cassie bukas. Naghahanda lang ako pa. Alam niyo naman po yung mga nag-aaral dun. Anak ng mga Lord of the Rings. Siyempre, papakabugba ako. Tsaka, baka po kasi makita ko yung idol ko. Siyempre, kailangan pa maganda ako. Idol mo? Eh, sigurado ko, mas maganda ka sa idol mo. Paano niyo naman po nalaman? Ito siya po! Nakilala yan? Sa inyo po. Naalala niyo po nung dinalaw niya ako sa Zambales. May naiwanan po kasi kayong envelope. Eh, ayun, pinakailaman ko. Nakita ko nga po siya at akala ko anak mo rin eh. Kaso pag ginugel ko, kaya nalaman kong vlogger siya. Ang cool-cool niya kaya pa. Yung idol mong yan. Mas maugali niyan. Paano niyo naman po nalaman? Tsaka bakit po ba kayo may picture niya? Pati ng pamilya niya. Basta, mahabang kwento yan, anak. Sa ibang araw na. Basta, ang sasabihin ko sa'yo, huwag mong gagayahin niya.
masama ugali niya. Better watch out, Marga. Mukhang hindi lang standing mo si Maxwell ang gustong kunin ni Cassie. Ano na namang conspiracy theory ang pinaplot mo, Nadia? Girl, hindi siya conspiracy theory. Nakita namin si Cassie kanina. Nag-iyayakapan sila ni Christo. Sweet, diba? Ah, sila pala yun. Akala ko someone else. Who else would it be? And, seriously, Marga, binigyan ka lang ng flowers ni Christoph. Nag-live feed ka pa about it. Christoph and I are just friends. At alam din naman natin na friends lang sila ni Cassie. Besides, mas kailangan niya yung company ni Christoph kaysa sa akin, lalo na ngayon. What do you mean? Malalaman niyo din. So you know? It's a miracle na hindi mo ipinagkakalat sa Maxwell. What's with the goody-two-shoes act, Marga? Know what? Marga, don't play innocent. Alam na ng lahat na nahuli na yung rapist ng mama ni Cassie. And it's the janitor. Ano nyo nalaman yun? Marga, everybody na may connection sa empire ng Lola Dad mo knows. Even Mommy knows about it. At siya ang nagsabi sa akin. Hindi lang sila nagsasalita out loud since malaking tao sa business world yung Lola Dad mo. Carlos, wala si Romina eh. Baka hindi na raw babalik ngayong araw. Bukas, babalikan ko. Tay, gusto niyo ubandaan ako kayo dyan? Wag na. Mauna na ako, ha? What is it this time, Hector? Nag-usap na tayo, di ba? Pumayag na ako sa plano niyo ni Alvin. Sundan mo yung coaching yun, ha? Sundan mo, ha? Sabay tayo tutuloy. Oh. Ah, let's go. No, Dad. Ah. Gusto ka pang puntahan. Gusto mong kumain muna tayo sa labas before we go home? No, Daddy. Gusto ko po siyang makita. Kasi wala nang rason para makita mo si Alvin. Daddy, alam niyo pong hindi yan totoo. Gusto ko po siyang makaharap. Gusto ko siyang tanungin, Dad. Hindi mo na kailangan gawin to, eh. Daddy, hindi ko po pwede natakuan na lang to. Dad, kasi kahit ano pong gawin ko, hindi na mababago na siya pa rin yung tatay ko. No. Hindi si Alvin ang tatay mo. But he is. Please, Daddy. Gusto ko po siya makaharap ngayon para po tapos na. Hindi naman mapapatunayan na ginahasangan ni Alvin si Romina dahil wala namang rape na naganap. If that's dismissed, di wala na rin merit na akong nagplano ng lahat. Eh, naging pa nakaplano, Daniele. Kapag hindi natin napatunayan na si Alvin ang tatay na kapatid mo, di wala na. Anong ibig mo sabihin? Target niyo ang inheritance si Cassie? Bakit hindi? Legal siyang tagapagmana. Diba? Eh, bakit ko papaalisin sa harapan ko yun? Di kukunin ko na yung opportunity yun? Eh, paano niya naman papatunayan na anak nga
ni Alvin si Cassie. I'm sure imamatch nila yung DNA ni Alvin sa sample na nakuha kay Romina. And we both know how that would end. Kaya nga tinawagan kita. Kailangan ko. At kung hindi ako tutulong? Eh, di alam mo na ang sagot na ng Daniela. Ano ba ang gusto mo? Panahon na para mamili. Makihati ang sayaman na makukuha ng kapatid mong hilaw. O kaaway? Tawagan mo ako pag may sagot ka na. Angela! Sigurado po ba kayo dito, sir? Yan ang gusto ng anak ko, kaya pinagbigyan ko na. Pinagkatiwalaan ko po kayo. Pinagtanggol ko po kayo kala Daddy. Hindi ko gusto magsinungaling sa'yo, Cassie. Pero yun lang ang paraan para makalapit ako sa'yo. Nakulong ako bago ka pa may panganak. Nang nakalabas ako, nalama ko nagsampan ng rape ang mama mo. Eh, natakot ako. Pero hindi ako nagsisinungaling, hindi ako gumahasa sa mama mo. Palalabasin niyo pa po na nagsisinungaling si Mama? May konsensya pa po ba kayo? Anak... Huwag niyo po akong matawag-tawag na anak! Kasi malinig ka. Sa tingin niyo po, paniniwalaan ko kayo? Kasi... Huwag na huwag kayo nilalapit ulit sa anak ko. Tamaray ko ng Diyos. Baka magagawa ako sa bagay na pagsisisihan ko habang buhay. Matatakot. I'm here. Hindi ko siya magpapatawad sa ginawa niya kay Mama, Daddy. Never ko siyang kikilala ni Mama. Cassie. Ihasa siya si Mama. Cassie, I will never forgive him. Wala siya ngayon para maging ama ng kahit sino. Tay, desperado na ako ng mga panahon ngayon. Papakasalan ni Carlos si Romina. I can't lose him, Tay. Not to Romina of all people. Mahal na mahal ko si Carlos, Tay. And it would have killed me kung nakita ko ikasal sila dalawa ni Romina. Hindi yung nakakasira ka ng buhay, Daniela. But it was enough reason for me, Tay. Ay, makaawa ko sa'yo. Huwag yung sasabihin kahit na kanino. Iiwanan ako ni Carlos, Tay. Si Marga ang pinakamaapektuhan, Tay. Huwag yun ang gawin para sa'kin. Kahit para kay Marga na lang, Tay. Buhay niya ang masisira kapag lumabas sa katotohanan, Tay. Alakawa niya. Ikaw ang pinili ko para sa anak ko, Daniela. Ikaw! I will do anything, please. I will do anything, sir. Mamamatay ko ang pagkatalam. Mabili ko sa akin, sir. Hindi ko sisirayan ang isang bagay na ako mismong bumuo, Daniela. Itatago ko ang sikreto mo. Huwag sana dumating sa puntong pagsisisihan kong desisyong ito. Mama.